Bago yan. Bago, bago. Bago nating sponsor, Daren. Sudio, shout out to Sudio Headphones for providing us some gear for the podcast. Actually, gamit ko rin yung Sudio NIO ngayon. It's perfect for calls and yung mga Zoom meetings. Actually, if you're... Ipakita mo nga sa camera. Ano, tanggalin mo yung isa. Ayun. Yan yung case. Ito yung bud. It's green. Ganda ng kulay niya actually. Military green. So, I think it's perfect. For me, it's perfect for working from home. If you love music, maganda yung bass. I think na-try mo na rin siya, no, Rayms, yung Sudio NIO. Yung in-ear, yeah. Actually, pinagamit ko kay sa anak ko, kay Atari. Kasi, paborito niya yung ganon. Alam mo yung mga bata, mas gusto nila. Mas old school ako eh. Mas sanay ako sa cans. Yeah, naiilang ako sa actually nagii-in-ear lang ako pag nagmo-monitor sa ultra or sa stage pero mas kabis. So ito yung nakinuha ko. Ano ba to? Studio Regent. Ganda nga actually ng mga klase ng headphones nila. Ah, earphones and headphones nila. Nagulat ako sa sound, Daren. Nasubukan mo na ba with music? Yeah, actually yung mas ginagamit ko yung Sudio NIO lately kasi pag in bed, nakahiga, mas chill, nanonood ng YouTube videos, mga ganun, mas ganung type of Hindi stuff. Hindi ko alam paano nila na-generate yung bass sa ganung kaliit na... Sa driver, no? Oo, no? Nakakagulat eh. NIO yeah, ba yung suit mo? Yep, NIO. O ETT? NIO, yung NIO yung gamit ko ngayon. Mas lightweight siya. Okay. Saka mas affordable rin para sa mga tao na naghahanap ng medyo entry level, hindi ganun kamahal na earphones. So for a 15% discount sa Sudio products, you can use our promo code OFFSTAGE15, that's OFFSTAGE, OFFSTAGE15, OFFSTAGE15 sa site sudio.com.ph. Tapos may promo code na tayo. Oo, may promo code na. Tapos, dun sa mga gusto naman manalo ng their own pair of Sudio NIO earphones, here's how to join the Sudio Offstage Hang giveaway. We're giving away! Yeah. Prices! Talaga? Oo. Ano ibibigay natin, Daren? Bibigay natin isang pair of Sudio NIO earphones, dalawang pair of Sudio NIO earphones. So, ito ba yun? Hindi. Iba to, ano? Ito siya. Yeah, yung NIO. Ayan. Yan ay papamigay natin. Alright. So, to join the giveaway, all you have to do is follow the Sudio IG account at Sudio. So, S-U-D-I-O. Parang studio na walang letter T. Sudio. Dali tandaan. Tapos, follow the Offstage Hang IG account. Kakagawa ko lang nun kahapon. Hindi pa ako nakakapunta. Ganun kabago. Oo. Hindi pa ako nakaka-join sa IG natin. So, join na guys, nga ako. Sige, kung may time kayo, paki-follow lang. Tapos, step 2, pili lang kayo ng kulay ng gusto nyo na Sudio NIO earphone sa website. So again, it's sudio.com.ph. Don't forget the PH. Tapos comment lang kayo sa episode na to hanggang April 7. Tapos yung best yung i-comment nyo is the color na gusto nyo and in 5 words or less why you deserve to win these pair of headphones. So best 2 answers win. So from March 9 hanggang April 7 so March 16 until April 14, we will be choosing yung best 2 comments sa lahat ng YouTube videos ni Rayms. So after nun, don't forget to like and subscribe na rin sa YouTube channel. And tag Sudio PH, hashtag Sudio, hashtag Sudio PH when you claim your prize as well. So good luck and yun. Hope you win. Okay, linawin ko kasi mahina ako dyan. Mag-i-follow nila yung Instagram natin. Ako yung number one follower. Oh.
first. Ngayon pa lang, tama, bago. So follow our Instagram, follow Studio's Instagram. Choose a color, comment the color, yeah. And in 5 words, hindi kasali yung color, ah. Oh, 5 words in or less. In 5 words, tell us why we would give you a pair of NIO Sudio headphones. Earphones. Ah, sorry, earphones. Ayan. Tapos March, ano siya? March 16 hanggang April 14. Okay. Comment it in YouTube. Yes, sa YouTube. Okay. Sa episode na to. Starting this episode. Starting this episode. The next which few will episodes. Be available on March 16. Sunday ba yun? Tuesday pala yun. So, hindi, sa 14. Sunday, agahan natin. Oh, 14. 14, okay. Yeah. So, March 14 to April 7? April 14 or 12. Okay. Kasi Sunday na pala tayo nagla-lunch. Ah, nagla-lunch. Oh, sige. Sa, okay. Nice. Okay. Okay. Ang gulo natin. Pag nakuha nyo yun, okay yan. Thank you to Studio. Anyway, nanood ka ba ng UFC? Yeah, sobrang grabe yung event nung ano, nung weekend. As in, undercard pa lang, grabe na. Pinanood mo ba yung undercard or sa main card ka na? Hindi eh. Busy ako nung Sunday. Napanood ko lang yung actually 3 or 4 fights lang eh. Naalala ko si Amanda. Nunes. Grabe. Nunes. Grabe. Unmatched ano? Malayo parang, eh. Parang siya lang yung ano, yung fighter na parang kung ano yung na-expect mo. Siya at si Islam. Kung ano yung sabi sa kanila sa previews, yun lang yung nangyari. Mm-hmm. Yung mga iba parang hindi ko na-expect na matalo si Adesanya actually. Out. Maling size eh. Hindi siya sana yata na inaabutan siya eh, no? Kasi... Pero mas mahaba yung reach niya eh. Kay... Oo, pero hindi pa rin siya sanay ng ganong kalaking opponent, di ba? Pero wala lang. Nagulat ako na parang... Well, decision naman, hindi siya na knockout. Mm-hmm. So, malaking bagay rin na, I guess parang, sabi rin niya parang, time to go back down to middleweight. Oo, hindi pa oras, hindi pa oras, ano. Alas ka ano siya kay Jones, eh, no? Inaasar lang siya ni Jones. Imagine mo kung mas kano pa kalakas si Jones. Kung si... Malayo yata. Diba? Parang kung si Yan, hindi niya medyo nahirapan siya. Parang mas hirap pa siya kay Jones. Mahirapan hindi pa kaya. Jones. Hindi pa. Malayo yata. Yung may yung thickness eh. Malaking bagay yung thickness ng person eh. Oh, parang pag nadaganan ka na, 'di ba? Paano? Oh. Yan talaga. Parang mas it's a vaccine na eh. Hindi eh. Mas malaking tao, mas mahirap talaga. Yan talaga. Oo, oh, eh. May size taga eh. May weight eh. Kaya may weight class eh. Oo nga. Pero yung ano, I guess mas madali bumaba kaysa umakyat. Yung ano kasi iniisip ko, yung weight difference nila, parang kami ni Atari eh. Oh, in diba? In actual hello? Walking. Diba parang weight. Magkasing tangkad kami, pero 20-pound difference. Pag dinaganan ko siya tayo, hindi yung makakabangon eh, di ba? Oh, para kung nakatayo, pwede kang sampal-sampalin. Lalo yung fighter, di ba? Or iklo. Pero pag dinaganan mo na siya, wala pag, na. Pag ni-wrestling, parang hindi eh. Di ba? Parang. Anyway, hindi naman ako ano, expert. Yung next event, ano? Meron kang ano? Oh, yung next event, Miocic and Ngannou. March 27 yata. Masaya din yun. Mabagal yata internet ko ngayon. Ano? May lumalabas na unstable Oo. Yung internet ko. So, medyo. Sorry. Pero okay lang. Anyway, anong ano mo? Anong kwento mo? Meron ka bang mga shoutouts from the comment section? Shoutout kay Jeffoy ng QC.
Yun yung nakalimutan ko siyang batiin sa comments last time. So sinabi ko next. So hindi ko yata siya nabati sa last. Basta ito na, shout out Jeffway from QC. Tsaka batiin ko lang rin yung dad ko na belated happy birthday. Birthday niya kahapon eh. Happy birthday! So, yeah, so yun, 62. So wow. Astig. Oh, astig. Yun lang naman ang mga babatiin natin. May nagko-comment lagi, Daren, matutumba na daw yung ano mo eh. Yung lamp Alin. Mo eh. Pero feeling ko, di ba, dahil ano lang yata, naka-fish eye yung camera. Hindi. Sira na talaga siya. Akala ko kasi baka naka-fish eye lang yung camera. Matibay yan. May nagsabi na every episode na patumba yung lamp. Talaga? Hindi ko napansin yun. Thanks, guys. May nabasa ako. Tapos kayang pinansin ko, oo nga, no? Pero akala ko kasi dahil naka-wide yung lens, so nag-fish eye. Ayusin ko yan. Hindi, mas okay na hindi. Mas okay na tabingi eh. I-intro na ba natin yung guest natin? Sige. So this week, we are joined by one of the funniest people in Filipino cinema and TV. He lights up every room and set he walks onto. He was a staple on TV5 and worked on shows such as Strange Brew, Maala-ala Mo Kaya, Wow Mali, Bubble Gang, Eat Bulaga, It's Showtime, Rock and Roll, and many more. So for episode 16, please welcome Bayaw, Jun Sabayton. Ayun oh! May tinga-tinga pa yata ako. Kumusta kayo, Paul? Good morning sa inyo. Good morning. Sorry, hey, na-late kami ng konti ah. Naririnig ba ako? Oo, malinaw. Yes, malinaw. Bayaw, last year tayo magkasama, alam mo? Alam mo, Sir Daren, Sir Rayms, yun na yung huling parang event ko na napuntahan. Tatlo. Oo, kasi after noon, parang nag-lockdown na one week after, di ba? Last week of Feb ba yun? Oo. Feb 29, campfire session. Tapos 15 days after. 2013, March 13, umuwi na ako sa Laguna eh. Kasi iniisip na, nag-announce na sila eh. So iniisip namin baka matraffic. Friday yata yon, parang ganyan. So inunahan na namin, uwi na tayo. Sige, maintindihan naman yan ng mga sa trabaho. Parang ganyan. So medyo confused na yung mga tao. Ayan. Jun, salamat sa t-shirt. Oh? Yan, salamat din. Sir Daren, meron ka na ba yan? Nabigyan ka na meron ba na. Salamat, si Daren din? Si Daren nasa din wash. Yung nagpiprint. Oo nga eh. Ganda, so, ganda. Kamusta naman? Anong mga projects mo ngayon, quarantine? Kahapon nag-guest din ako sa show ni Jojo Love Survivor sa Abante, no? May galing ng Abante ngayon, meron na rin sila sariling online platform. Ito yung tabloid. Abante tabloid. Wow. Ganda. Oo. Eh alam mo naman yung Abante, ay yung ng mga puberty stage natin ng mga panahon na yon. Sexy pa rin ba ang Sexy pa rin ang Abante o seryoso na? Medyo sumiseryoso na sila eh. Misteryoso na yung Abante. Pero wala na siguro dahil siguro sa panahon ngayon. Tapos, na-meet ko yung si Serex mismo. Sir Rains. Wow. Yung sumusulat. Sumusulat. Wow. Kilala mo ba si Jim Libiran? O naririnig mo? Naririnig ko yung pangalan. Oh, siya si Serex. Yung gumawa ng yung pelikula niya. Basta parang tribo. Yung mga rapper sa Tondo. Parang mga ganyan. Tsaka dating journalist. Ay, kilala ko yan! Oo. Naalala ko yung pelikula niyang hip-hop sa Tondo, yung mga rappers doon. Siya si Serex. Okay. Yung simula daw, parang iniimbento lang daw nila yung yung sulat. Tapos kinatagalan, parang totoong mga pangyayari na nabumuhos na yung mga sulat. Wow. Ganda eh. Inabot mo ba, Daren, yun, yung Serex? Oo. Naalala ko nung on the way to school kasi parang nakikita ko siya nakaipit sa parang usually sa driver's side, dad side. Yung mga, kasi ako hindi pa ako sumasakay sa harap eh. So may mga nakaipit lang na Abante dun. Tapos parang babasahin ko siya. Sabi, okay to ah. Naalala ko. Si Rames, alam mo, Rames, kucha, gahanap, ay sorry.
Naghahanap ako ng lens kayo. Gusto kitang gayahin kasi DSLR ko natutulog lang eh. Meron naman ako ditong video capture at meron din akong Akasi. So sayang lang din. So maghahanap ako ng medyo wide. Nasira kasi yung lens ko. Ganda nung ano mo. Rehistro. Tsaka tuwan-tuwa ako sa ginagawa mo. Sobrang sipag mo. Parang, wala tayong ginagawa kasi. Ako naman parang nahirapan ako mag-edit, nahirapan akong mag-ano, parang dahan-dahan lang. Ganun yung proseso ko ng ano. Parang nako-confuse ako during this time. Pero okay naman, at least may mga marami tayong mga ganito, no? Nagsimula tayo nung lockdown. Days after ng lockdown, meron na agad tayong mamatay kang hayop kang COVID ka. Oo. Na Teleton, naalala mo yun? Nag-guest mo ako doon. Oo. So, ganyan. Tuloy-tuloy naman. At least, okay naman din. Ayos. Ano bang pag-uusapan natin? So, how was it like growing up? Yung environment niyo ba, was it like a family of actors or did it encourage yung art environment? Lumaki ako, galing ako ng Cebu. Tapos dahil yung mother ko, ano, nasa Tondo nakatira at andun yung mga kamag-anak at nag-aano rin siya sa trucking, no, yung mga truck. So yun, I think grade 5 ako dumating dito sa Maynila, no. Yung Tondo, no, parang 7 to 8 years kami nakatira diyan, ay isang malaking art community. Grabe, ibang klase, no. Ano siya, creative community siya, no. Kapitbahay mo magaling sumayaw, kapitbahay mo magaling kumanta, nagbabanda, ganun. Tapos sa Tondo rin ako natuto at saka nakinig ng punk. Kasi meron kaming kaibigan, may naging kaibigan ako doon. Parang natatakot yung mga bata kasi satanas daw, parang ganyan, satanista daw, mga ganyan. Si Jojo Aseklo, no? Namatay na yun eh. Parang nasagasaan sa EDSA yata, parang galing din yata. Hindi ko alam kung saan galing gig, baka galing sa Club Trade o ano. Pero nasagasaan siya sa EDSA. So yun, naging kaibigan ko naman yung kapatid niya at saka yung brother-in-law niya. Tapos doon ko nalaman sa kanila yung mga captain, ano, Beef Hearts and His Magic Bands, mga Velvet Underground, mga ganyan. Doon ko nalaman sa kanila. So, ang ganda lang nung sa Tondo din, ano. Tsaka, yung nilibing yon si Jojo Aseklo, ang ganda. Naka-combat shoes yung mga pangkilitos, tapos parang nagmamarcha lang sila. Naka-combat shoes sila kasi walang pambili ng, ano, nung time na yon, mahal pa yung Doc Martens. So, okay naman. Tapos, ako lang yung nag-public school sa amin. Tapos, ang pangalan ng high school namin ay Tondo High School, no? So, higher batch sa akin ng isang taon si, ano, si Mayor Isko Moreno, parang ganyan. Ah, wow. Tapos, nag-reunion kami, parang may t-shirt, Tondo High School, creative community. Okay naman din. Oh. Bayaw, ano palagay mo? Bakit? Hindi ko na, ngayon ko lang narinig yung ano, yung na-describe yung Tondo na may creative community. Same, sino nagsimula noon o anong bakit ganon? Wala siguro. Parang nung time na yun, si Dolphy, taga diyan si Dolphy, no? Si Hila Jose Manalo, tapos si Amado V. Hernandez, yung national artist natin for literature. Madami, no? Madaming ano, kumbaga parang isa din siguro siya sa nagsusupply ng mga dancer noon sa mga Itbulag, mga ganyan, no? So maraming ano, ang nagsabi naman noon, yung nag-reunion kami, yung ano na, yung school na, no? Pero halo-halo kasi talaga doon, no? May kaklase ka na parang si Daren, no? May negosyo ng ganito, mayroong warehouse ng ganyan. So halo-halo yung tao doon, ano? So masikip siya pero healthy at saka maganda rin yung environment kahit masikip at dikit-dikit yung mga ibang bahay. Kasi ano siya eh, trade, ano siya eh, no? Trade na lugar siya, no? Nandiyan yung bagsakan ng lahat, no? Kasi dahil port sa pier. Siya, port siya, oh. Tapos nandiyan yung divisoria, gulay, lahat, no? So, yun. Ibang klase. Hanggang ngayon ba, ganun pa rin? Creative pa rin yung lugar o... Matagal na akong di dumalaw. Yung huling dalaw ko yata doon. Tama, before nag-lockdown tayo noong December 2019. Mukhang siguro, ganun pa rin naman siguro.
pero mas dahil hindi na ako taga doon, mas natatakot na ako. Kasi nandun ako, hindi, parang hindi ako natatakot eh. Pero take note ha, yung mga taga doon, na-hold up din sila nung mga taga doon. Ako na-hold up din ako doon eh. So, makikita mo rin yung ano, yung variation ng buhay doon, no? Meron ding nasa taas ng food chain hanggang sa baba. So, magkakasama 'yon. Kasi yung nasa taas ng food chain ng mga negosyante, 'yan, yung mga nasa baba, sila yung mga nagtatrabaho doon at sila yung nagsusupply ng mga kung ano nung mga goods, parang ganyan. So, umiikot lahat 'yon. No, may mga kasabihan pa nga doon eh. Dito sa Tondo, pagka nagutom ka dito, kasalanan mo na 'yan, para may mga ganyang ano, kasi diskartihan talaga eh, no? O discarding dirtyhan o discarding ano, no? Malinisan, no? Pero so far naman yung batch naman namin ay kahit papaano ay okay naman, no? Yun kasi nakakabit din kasi nung high school namin ay yung Don Bosco. So yun, yung playground namin ay Don Bosco Youth Center at doon ako lumaki sa Don Bosco Youth Center. At yun, bata pa lang kami, nag-radio play na kami. May sariling radio station yung Don Bosco na sa simbahan lang kumaano. May theater, no? May music, ganyan. Oh. So yun talaga, yun. May mga rondalya, may mga choir, ganyan. Ako, member ako ng choir at saka ng, ano, ng Knights of the Altar din, no? Tsaka Savio Friends. So astig parang music rin yung intro mo into the whole art, parang yes, acting. Yes, naging fan ako ng music at naalala ko pa nung lumabas yung album nila Rayms. Grabe, ibang klase yung ano, parang gem sa amin yung lumabas yung Eraserheads na ultra magnetic pop. Wasak yung ano eh. Sorry ha, magpapaka-fan mode lang ako, idol ha. Wasak yung ano eh, yung tape eh. Parang nakaka-relate kasi parehas lang kayo nang nakasuot eh. Yung naka-t-shirt lang, naka-maong o naka ano tawag doon? Franel, ano ba tawag doon? Yung checkered na ano? Naka-flannel. Flannel. Oh, parang wasak eh. 'Di ba? Kaysa doon sa mga long hair na long back na mga parang mga Twisted Sister nung mga time na 'yon, ng mga ano. Parang biglang shit, ganyan. Tapos pagka tinutugtog namin yung pare ko, pag nandun na sa part ng minumura, hinihinaan namin kasi pagkakalitan kami ng magulang namin, di ba? Meron, may sumusunod sa amin dati, pag may gig kami sa May Manila, may isang grupo ng mga taga-Tondo. Hardcore fans yun, tawag nila sa sarili nila, mga Tondo on the Run. Tondo on the Run. Oh, so ganda. Malamang kung nakikinig pa sila ngayon, binabati natin ang mga ayan. Tondo at saka on the Run. Ang nakakatuwa dyan, ang dito, syempre active ako sa Don Bosco eh. 1995, tubugtog kayo sa, ano, di ba? Sa, ano pa tawag dito? Dumating si Pope? Oo, sa Luneta. Sa Luneta. Di ko alam kung tinawag mo ako, bigla na lang akong umakyat eh. Manta ako dun eh. Tapos, fast forward, parang mga 1999, 2000, 2001, or di ko maalala eh. Kailan ba nag-surf si, ano, si Makoy? Mga 99. Basta parang, ano eh, punta ka dito sa La Union. Tapos yung La Union, wala pang mga, ano, kubo pa lang. Wala pa yung mga ibang, ano dun. Punta ako dun. Tapos, sabi niya, halika dito sa bahay. Pinanood niya yung, ano, yung parang video niya. Di ba ikaw to? Sabi ganyan, may video pala kayo nung ano, nung sa Pope, parang ganyan. Ah. Nga, no? Parang ganyan. Tapos nakalimutan ko na yon actually. So siya lang yung nagpaalala. So, ayun. Kumusta naman kayo, Sir Rayms at Sir Daren? Ayos naman. Pero mag-usapan din naman natin nung, so after nung high school, saan ka naman nag-college and how did you choose your course? Did you take theater or acting? Ganito, nag-apply ako sa PUP, yan, nag-exam ako dyan, no? At iba pang, hindi ako nag-ano sa UP din. Sabi ng tita ko na teacher, huwag kang magalit, kukwento ko lang ha. Ate Els, sabi sa nanay ko, huwag mo nang pag-aralin yan sa ano, pasok mo yan sa private school, magiging aktivista lang yan. Kasi syempre high school, ano na ako eh. Parang progressive na ako eh. Ano nang
Gusto ko yung word eh, progressive. Magiging activist na lang yan. Kasi yung mga kamag-anak namin, ano na eh, mga progressive na eh. May mga tita kami na namundok eh. May mga ganyan eh. So, ah, wow. Oo. So parang bata pa lang ako, parang ano na ako. Kahit sa tundo kami nakatira, eh medyo ano naman yung family ko, no? Graduate sila at saka mga nakapag-aral, no? Ano lang talaga yung hanap buhay. So, yun. Pinasok nila ako sa CEU. Sobrang mahal nung tuition fee. Parang presyong lasal, mga ganyan. So parang private dahil, pala yun. Ha? Private pala yung CEU. Oo, tapos yung time na yun, parang doon pa lang nag-accept ng ano, ng tawag dito, ng mga lalaki yata, mga ganyan. Basta konti lang kaming lalaki eh. Mas naging kaklase ko doon si Odyssey Flores, yung cinematographer ngayon. So, napakagaling na cinematographer. Oo. Tapos yun anong dahil course? Siguro anong course yeah, diba si EU dentistry ano muna lahat? Ako oh nag liberal arts pa talaga eh, no? Liberal arts sa psychology ako. Tapos bumalik ako ng psychology ako tapos bumalik ako ng mass comm, no? Tapos doon ko nakasabay sa pila si Odyssey Flores. Tapos nag-click na agad kami. Parang burat na burat kami doon sa eskwelahan namin. So, yun. Hindi na kami naghiwalay. Hanggang sa bago kami graduate, sabi niya sa akin, sama ka, punta tayo ng Mobile Fund. Yun. So, yun. Siya yung naghatak sa akin. At saka yung magulang niya kasi taga-advertising na eh. At saka taga-LVN. So, yun. Pero bago pa niyan, active na ako doon sa punk community, no? So, parang ganun yung ano. So, tumatambay na ako ng PUP. Tapos yun, nakilala ko ngayon sila Tado. Tapos sa Mobile Fund, nag-aral ako. Naging kaklase ko si sila R.A. Rivera. Tapos si R.A. Rivera, barkada niya na si Ramon mula pa nung elementary. First day pa lang na nagkakilala kami ni R.A. Parang nag-click na agad kami. Tawanan kami ng tawanan. Ganyan. So, yun. Yung mula nung naging kaibigan ko sila, tumambay na ako sa ano sa UP, no? Tapos tumambay na ako sa Fine Arts. Mas matagal pa yung pagtambay ko sa Fine Arts saka sa Mass Comm kaysa sa eskwelahan ko eh. Mapasok lang ako para ipasa lahat, ano? Tapos yun, meron din kasi akong naging ano noon, parang naging girlfriend na banda-banda din sa PUP. So, yun, parang ganoon. Mas marami pa yung tambay ko sa PUP. Anong banda? PUP. Wag mo na nakatrabaho natin dati yun, Sir Rayms, yung ano ba yun? Abrasive Relations. Abrasive Relations, punk band. Oo, punk band. Mga kasabay okay, ng mga ano yan, ng mga pag sa Club Dread doon, yung Riot Girls. Nagano pa atas, sila ba yung nag-ano? Isa sa kanila nagtumulong mag-shoot sa pedicab eh. Yung nasa... Parang, oo yata, oo. Karera ng kabayo. Oo yata. Oo, kasama oo ka rin doon eh. Hindi ko na maalala sa dami ng video na ginawa natin. Eh, oo no? Nga eh. Oo nga eh. So, tama. Ayun, parang yeah, sila Mayrin. Doon ko na nakilala yan. Tapos naging fan na ako ng ano ba yan? Mga Nat Radio. Tapos yan. Nakakatuwa kasi unti-unti ko nang nakilala yung Eraserheads. Bayaw, akala ko talaga ano, UP Fine Arts ka. Hindi ako. Dahil nagpipinta lang ka rin, tapos madalas ka sa UP, akala ko talaga UP Fine Arts. Tambay lang talaga ako doon. Kumbaga parang nung doon natugunan yung creative ano ko, na doon ako tumambay, parang at home ako doon. Kasi parang hirap gumalaw kahit mass comm kayo doon, ano? Ang hirap gumalaw, no? Mas mga higher batch nyo, sila J. Taruk, mga ganyan. Parang seryoso, iba, hindi seryoso si Jay, pero parang ganun yung mga higher bats nyo, no? Mga parang tinitrain as journalist din talaga, no? Pero sobrang stiff lang, no? Kasi may uniform, may ano, so yun, yung meron kaming film theory, tapos binagsak kami ng teacher namin, tapos dinimanda ni Odyssey Flores, ba't mo kami binagsak? Eh, mas kabisado pa namin yan. So, yun. Pero saan ka natuto magpinta? Sa ikaw, may mga gawa ka ba diyan sa likod mo? Di, ito kay Romeo Lito. Ah, kay Lee. Oh, kay Romeo Lito. Okay. Wala lang kasi ako ma-background kanya dahil di ako nakapag-ayos. Eh sa akin to, nag-aano ako parang nagbe-blur. Yan. Yan, nag-tag dito, nagko-collage ako tapos yung pintura. Ilapit mo naman, ilapit mo. Hindi natin, sorry lang.
Ito kay At Makulangan to, tapos ito kay Louis Cordero. Tapos wow. may exhibit Louis dapat Cordero. Kami, pero hindi ito yung ano. So, yan. Ito lumang magazine ng ano ng Nat Geo. Ito mga to. Tapos ito, pintura lang na aksidenteng aksidente lang to. Eh. Tapos ginanyong ka na. Inikot ko na lang eh. So, parang ganyan. Ganda. Ganda. Ang ganda, ganyan. Bayaw. Drawing-drawing lang din. Ano kami? Parang fan kami ng bad art kasi di talaga kami marunong mag-drawing ng maayos. Parang ganyan. Parang mga Romeo Lee lang din. Pero magaling naman si Romeo Lee. So, ganun. May exhibit kami sa Barong Analog, yung tindahan ng bagong tindahan ng mga plaka sa may maginhawa area. So, ang... Kailan? Kailan yun? Last week, Sabado. So, sayang, wala na akong copy doon. Nandun na yung ano, kami nila Lord yung nag-exhibit. Yung drawing ni Lord. Ang concept ay parang album cover. So, yung pinasa ko doon, dahil album cover yung pinasa nila lahat. Pinasa ko doon, leather bag na din drawingan ko para lagyanan ng mga plaka. Parang ganun. So, may drawing din naman. So, ayun. So, after nung college, how soon bago na-develop yung Strange Brew? And then, how was it like working sa UnTV? Yun, doon ko nakilala si Rayms. Itatrabaho ka din doon, di ba? Hindi. O si May yung ano... trabaho. Si Diego, si Mayrina nasa NU. Oo, yun. Tambay lang ako. Ako tambay. Oo, so, yun. After college, kami nila RA, nagtrabaho na agad kami sa... Yun yata yung unang trabaho namin, eh, UNTV. Pero kasi parang college days pa lang gumagawa na kami ng mga videos. And sila RA, parang legendary na sila RA. So, yun. Nung shoot natin, hirap na hirap ako mag-gitara kasi inatake ako ng ano... Marunong naman ako ng basic. Oh. Pero inatake ako ng ano ng tambito. Parang carpal tunnel. Hindi ng ano atopic dermatitis. Ano yan, parang sa skin. Ayun, skin. So po yung nagigitara na ganun, sakit talaga nung ganito. Yan. Na. Nag-disconnect si Rayms. Sige lang, carry on. Okay lang. Ang ganda ng background mo. Names. Pag binuksan ko kasi yung ilaw, lalabas lahat ng kalat eh. Ako na sobrang liwanag. So pinapatay ko yung ilaw para hindi obvious na may ano kalat. Ano ba yan? Kit lens lang yan na galing sa camera o may special lens kang ginamit? Hindi, walang special lens. Okay, so kit lens lang siya. Ah! Ewan ko, 35 yata. Simon kasi nagpabili sa akin eh. Actually, 35. Camera to ni Atari. Oo. Hindi ko to camera. Pero natutuwa akong gamitin. Tsaka maganda yung... Ako, gusto ko nang gawin yan kasi lahat ng mga ibang shows para lang hindi magmukhang webcam, di ba? Yeah. Pero maganda rin naman yung webcam ko. Parang yung 4K akin. Na Logitech. Pero mas iba pa rin yung camera mo. Ganda. Pero maganda rin talaga na ano. I think I should try to upgrade soon. Anyway, meron ka bang ano, Rayms, ATEM Mini Pro? Parang may nakita ko sa isang video mo, meron kang ATEM ano? Mini Pro? ATEM Mini Pro? Oo, tama, meron. Pucho, pangarap ko bilhin yun eh. Ang mura lang. Mura lang eh. Oo nga, pangarap kong bilhin yun eh. Yan ba yung ginagamit mo? Hindi ko gamit ngayon. Ang ganda yan, pwede ka nang mag-ano eh, record. Gamit ko sa gig. Sa gig? Online gig. Oo, ang ganda niyan. Gusto kunwari, ko bumili niyan. Oo. Kunwari, $300 lang eh. Ang mura. Oo. I mean, TV station na siya eh, literally, di ba? Tsaka pwede ka nang, kunyari, itong off the record, pwede na kayong magkita. Gamit lang yan. Ginawa na namin. Yung episode ni ginawa Diego. Ginawa na ba? Episode ni Diego, cut camera 1, camera 2. Oo, gaganong-ganong ka lang. Hanggang ang apat eh. Hanggang apat na input eh. Ang ganda. Ayun. Ako, na-inspire ako sa ginagawa mo, Rayms. Parang, ano na talaga, batikan na talaga. Yung pati yung... Hindi, malayo pa. Editing, pati yung ano. Tapos kasi, ko, Bayaw, mascom yung anak ko. So, meron akong assistant. Na nag-ano? Na parang, anak, paano mag-Photoshop? Anak, paano tanggalin tong... Kailangan ko tanggalin yung nasa likod kasi may tumatawid na tao. Alayan, may taga ganun ako. Napaka-supportive mo. No? Kasi kung ibang magulang yan, huwag ka mag-mascom, huwag ka mag-fine arts, walang pera dyan. Di ba? So, yun. Yung mga magulang, huwag niyong pigilan kung anong trip ng mga anak niyo. Ha?
Dapat ano lang kung anong actually, trip nila. Actually, siya nag-decide eh. Wala naman na kang... kahit ano, sa'yo, kahit ano anak. Tattoo artist, pwede. Kahit ano. Diba? Ang importante yata, gusto mo eh. Lahat ng kaibigan natin, ikaw, si Daren, gusto nyo yung pinili mong trabaho. Tama, eh, diba? Tama. Oo. Yung gusto mo gawin araw-araw. Si Lord ba nakapag-guest na dito? Hindi, pare, may atraso ko kay Lord. Hindi, kasi kaya ko naisip si Lord, parang yung hindi sinasabi. Parang gawin mo lang yung kailangan mong gawin, gustong gawin. Ikwento ko na sa inyo, may atraso ko kay Lord. Oh. Tinawagan ako ng TV5. Oh. May interview sila. Actually, si Lord pa kumontak sa akin. Oh. Last week. Pero magkasama lang kayo nung weekend, di ba? Parang nag-record hindi, kayo ng kulang. Hindi kami nagsama. Ay, oo, bago noon, nagkita pa kami. Tinawagan na ni Shinji, nandito ang kapitan kulang. Pumunta pa ako, picture-picture pa ako doon. Sabi ko, sige, kita tayo in a few days. Eh, dahil pandemic, yung mga Monday, Tuesday, nawawala minsan sa akin. Oo, nakalimutan mo? Okay lang. Akala ko bukas pa yung interview. Oh. Eh nung araw na yun pala, naka-petix lang ako. Eh walang signal yung telepono sa bahay. Oh. Alas 8 ng maga, nasa river box na sila, pare. Hindi ka nakarating. 2 hours na sila naghihintay. Nung umakyat ako, may tawag sa akin, sir, ready na kami. Anong meron? Sabi ko, anong meron? Sabi ko, ngayon yung interview po, sabi ko, oh my God, may interview ako. Ngayon na magbabike. Bawi ka na ulit. Magbabike kami dapat ni Lord. Pare, sinaksak. Dapat magbabike ako galing bahay hanggang riverbanks. Hindi, sinaksak ko yung bike sa kotse. Drive ako riverbanks. Hindi ko na inabutan. Umalis na sila. Oh. Umalis na si Lord kasi 2 oras na yun. Nakakahiya. Di ba, ano naman, maintindihan naman ni Lord yan? Pero tayo, kailangan natin magbike. Nasa Laguna ka pa ba? Alam mo, nung kailan ba kayo pumunta ng Novali? Bukas. De, Friday? Wednesday. Nung Wednesday? Di ko alam kung si nung nag-message sa akin, pupunta kami nila rin sa ano, Novali. Nakalimutan ko lang, baka si... ano, Simon. Sabi ko, men, naka-isolate ako ngayon kasi may pinuntahan akong look test, yung bagong mag-shoot. Tapos yung kasama namin doon nag-COVID positive. So parang kailangan kong i-isolate yung sarili ko. Tapos nakapag RT-PCR test naman ako nung Friday. Kahapon lumabas na ano naman ako na negative. Okay. So pero tuloy-tuloy pa, sayang, tuloy-tuloy pa rin sana yung ano ko, yung pag siguro kahit mga 1 week siguro, no. O yun. Akit pa kay Rebpal. Magkita tayo, sabay ako sa iyo. Sige, akit ba kayo ng Rebpal, Rayms? Kahit saan. Sige. Next time. Nag-Rebpal na ako minsan. Simong ang madalas. Kasi grabe, ang lakas si Mong ngayon, ano? Simong. Tsaka natutuwa ako dun sa mama na yon. Nakita ko yung paano siya nag-progress. Hanggang sa parang ang galing niya ng mag-manage ng kung ano-ano at nag-organize ng kung ano-anong mga bagay, di ba? Kasi nagsimula lang siyang mag-bike nitong lockdown. Bali, March lang. Isang taon pa lang siyang nagbabike. Pero marami pa siyang narating sa akin. Ikaw ba, Boss Dar? Nagbabike ka ba? Mountain bike, pero hindi yung long distance. Gawin Boss na natin Dar. Yan. Bayaw, diba? Kailangan niya yayain na si Daren. Hindi makakatanggi sa'yo. Gawin na natin yan. Kailangan ko lang paayos yung bike, pero madali na lang naman yun. Kumusta ba yung video natin, boss? Tapos na ba? Masaya ka naman? Hindi pa yata tapos eh. Baka next week. Wasak yung mga magagaling magkita sa atin. Ikwento mo nga yan, Bayaw. Ano yung sinip nyo recently? Gitara, no? Parang DAG. Pero nung time na yon, nagkaroon ako ng flare up. Meron akong atopic dermatitis eh. So pag nai-stress ako, nagka-crack to lahat. Wala na eh, magaling na ngayon. Pati dito. So hirap na hirap kahit yung mga A, hirap na hirap ako, B. Pero hindi talaga ako marunong mag-gitara ng todo. Hanggang intro voice lang ako. Parang ganyan. Yung intro voice, yung intro lang ng intro palagi yung mga ala po gitara. Parang ganyan. Ang tito na lang reference ko. So, ayun. Parang masaya naman din. Masaya. Tapos, Anong shoot nyo? Ikwento mo sa... ako, yung shoot namin, kayo, parang yung mga bagong lalabas na gitara ng D&D guitars. No? Anong pangalan ulit nun, Boss Dan? Right foot.
Lightfoot guitars. Yan, Lightfoot guitars 'yon. So, 'yon. Parang alala mo Ramon Bautista show lang. Parang oh, ganun lang yung ginawa natin. Saan kayo nag-shoot? Ang ganda ng warehouse nila D&D Guitars eh. Ang laki. Doon sa ano? Rizal. Ha? I mean, nag-rent lang kami dun sa part. Sa part, sa part na yan. O, yun. So, yun. Ang ganda. Ganda nung ano. Ang ganda nung ano. Tapos yun. Parang kunyari, ano lang. Ini-introduce ko lang yung mga gitara. Ganon. So, sino nag-direct? Si RA? Si RA nag-direct. So, ayun. Nami-miss ko na yung mama na yun. Kung hindi nga kay Boss Dar, di kami magkikita ni RA. In person eh. Parang huling kita ko doon, June. Parang meeting lang. Tapos, two weeks ago ba tayo nag-shoot? Parang ganyan. Yeah, 2 weeks ago. So, ayun. Tungkol sa D&D Guitars, yung mga bagong gitara ng D&D Guitars. Ayan. Kita ko nga yung gitara mo doon, Sir Rayms. Ang ganda eh. Yung ano, ano pangalan ng gitara mo doon? Reagan. Hindi, yung isa pa, yung acoustic. Ah, Candelaria. Candelaria, ang ganda. May shinoot kayo sa Candelaria ni Erwin, di ba? Hindi, Kamiling yata. Hindi, tinext niya ako nung nasa Quezon kayo eh. Hindi ko maalala, baka iba yung kasama ni Erwin. Kayo daw eh. Matagal na ba yon? Last year. Lockdown. Hindi ba ikaw? San Juan. Ah, napadaan kami doon kasi San Juan kami. San Juan. Oh, kasi kadikit lang ng San Juan ng Candelaria. Yun, oo. Oh. Yung sa DOT, tama, yun. Ano shoot nyo naman ni Erwin? Nag-shoot kami sa Department of, ano, sorry. Nag-shoot kami sa, hindi lang yung mic ko. Nag-shoot kami sa Department of Tourism para doon sa mga protocols kung paano ka papasok, no, sa mga pang-turistang lugar. So, yun, mga typical na mag-face mask, ganun. June pa yun eh. June yata yun. Oo, last year. Nag-beach kayo. Maganda yung mga beach dun eh. No? Ang ganda nung beach nung panahon na yun kasi walang tao. Mm-mm. Eh, lockdown pa nung time na yun kasi kasagsagan ng lockdown eh. So, parang nagpe-prepare na yung Department of Tourism para lang pang-boost sa pag nagbukas na lang ano, no, ng tourism. Sobrang ganda. Tapos, ang nakakatuwa, nakapagpahinga yung nature kahit papaano dun sa mga beach eh. Parang alam mong parang nakahinga siya. Naramdaman mo yung energy nung mga puno, nung dagat. Parang, yun, nakapagpahinga siya na walang tao. Parang ganyan, di ba? So, okay din. Si Erwin, parang dumiretso na ng beach eh, sa La Union, ano? Nakatira na siya sa La Union ngayon. Okay. Doon na siya ngayon, parang kung walang gagawin, doon lang siya nagre-relax siya doon. Okay din naman kasi may community naman na doon, 'di ba? So, kita-kita sila doon. Ayun, kahapon niyayaya niya ako kahapon, o may PCR test ka na, pumunta ka na dito. So, 'yun. Nasa ka ngayon, Laguna ba 'yan? Nasa Laguna ako, nasa San Pedro, Laguna ako. Ang maganda dito, suburbs eh. So, okay siya eh, no? Parang Marikina lang din. Parang gano'n lang din yung pakiramdam, no? So, yun. So, kumusta, pwede ba natin balikan yung sa, ano, yung sa Strange Brew? Kung paano siya nag, yun nga, paano kaya nag-start? Yun, kinuha kami ni Quark. Okay, kaibigan na namin si Quark nung mga panahon na yon. Tapos, yun, parang itatayo nga daw yung bagong istasyon ng NU107. Tapos biniligtad UNTV. Tama ba, Rayms? Parang no? Ganun nga eh. Parang ganun. Tapos naging religious ano na siya ngayon, di ba? Oh. Tapos yun, nag-isip kami ng mga iba-ibang shows. So, may show si ano, Diego Maps at saka si Jason. No? Tapos may show kami, Strange Brew. Tapos iba pa yung kay Francis Brew na ginawang video yung ano yung kanya Indaro. Yeah. Tapos si ano tungkol sa pagkain naman si sino to? Yung nagmomotor ngayon. Zach. Actually maganda nga yung show niya yung kumakain siya. Yun yung parang unang food vlog eh. Ngayon sobrang uso na niya eh. Sana nga wala na siguro may copy noon eh. Parang yun nga yung parang hindi pa uso yung food vlog. Oh, yun na yun eh. Yun na yun.
Tsaka doon ko nalaman sa kanya na merong ano, merong Little Tokyo. Dahil sa show na yon. Doon ko nalaman yung Little Tokyo. So, yun. Tapos, iba-iba pa eh, no? Iba-iba, marami pa. Tsaka meron pa kami pang mga 70s na shows. Tapos, ang trabaho ko talaga doon ay maghanap ng mga short films na ipapalabas doon sa NIO 107. So, ginawa namin ay Short Ends yung title tsaka Eat My Shorts. So, yun, nakarating ako ng Cebu, ng ano, wala akong mahanap na short film nung time na yon, kundi parang mga student films lang talaga, no? Yung mga ano, so pipili ka pa ng ano yung maganda. Buti nila ngayon lahat ay nag-film na at nag-YouTube na, kaya nakakatuwa at lahat may venue na, no? Kung ano yung trip na gawin, no? Pati nga sa ano eh, sa TikTok, may mga short stories na rin talaga na mapapanood mo doon eh. May TikTok ka na ba, Rayms? Hindi, bawal yata pag over 45 eh. Ganun ba 'yon? 'Di ba? Hindi, hindi ka may mga yung TikTok hindi mo kailangan sumayaw. Ha? May mga ano na doon, ha, may mga narratives na yung D&D pwede nga doon eh. Parang ano lang, nagpa-flash lang yung mga gitara. Ganun na siya, parang bago na siyang social media talaga na parang YouTube tsaka. Baka i-cancel ako ng anak ko pag nag-TikTok na ako eh. Hindi yan, Rayms. Pwede ka mag-TikTok. Ano lang, gitara lang tsaka ano. Ilang minuto ba yun? Parang 1 minute lang din siya eh. Tapos may-ari yata ng TikTok ay YouTube na rin. Ah, okay. So magkakabit na sila. So parang ipopost mo ba to sa YouTube? So magkakabit na sila. So, yun. So, parang sobrang important ng storytelling rin nung like what you're saying, parang marami nang pwedeng gawing ways. Marami nang pwedeng gawin, no? From camera obscura to TikTok, 'di ba? Wala na imbento yung imahe hanggang sa nahawakan mo na, no? Ito na yung cinema. Ito na 'yon. 'Di ba? So, may maliit na ang ganda nung nangyayari, pero pili ko mas komplikado, dami mong pipindutin eh, ano eh, 'di ba? Anyway, ano yung masabi mong parang difference ng storytelling sa TV versus film? Since sobrang importante. TV, film, tsaka TV. Oh. Mas plain. Yung TV kasi parang mabilisan lang din, no? Parang magkakaiba siya, no? Social media, TV, tsaka film, ano? Pero iisa lang kayo, nagkukwento lang din kayo, no? Parang pagtugtog lang din yan, eh. Storytelling lang naman din yan, eh, no? Kahit mag-gitara ka lang na walang lyrics, ano din yan eh, nagkukwento ka lang din. No? So lahat naman yan, para sa akin, iisa lang din lahat yan. No? Music, film, painting, o kung ano man, storytelling lang din yan. Eh, no? So yun, ganun lang din sa akin lahat yan. Ang kagandahan ngayon, lahat nagkukwento. No? May pinapanood nga ako na YouTuber siya. Ano siya, dati siyang driver ng ano, no? Parang mga exclusive na subdivision. Tapos ngayon, nag-YouTube lang siya. Susunduin ko na yung boss ko. Ayan, ikot-ikot lang kami dito. Ganon siya, yung buhay driver lang. Hanggang sa kumita na siya ng kumita. Nag-quit na siya sa pagdadrive. Nandun na siya sa Batangas ngayon. Nag-ano siya, parang sasama siya sa mga pangingisda. Bibigyan niya na ng bangka yung ano, yung isang mangingisda. Ganon na yung trip niya. Ang galing. Ang galing din. So, lahat, no, nabibigyan ng chance na makapagkwento. Kasi dati, parang kung hindi ka taga-TV, mahirap din pumasok. Eh, no? Parang pipila kayo para swertihan or talagang sobrang galing mo para makapasok ka sa television o music industry. Di ba? Ngayon, kahit hindi ka magaling, ay kahit magaling ka, tapos ano, ano ka, makikilala ka rin. No? Parang ganun yata. Or kahit hindi ka magaling. Or kahit magaling ka. Sorry. Nalilito na ako. Ang hirap eh. Parang ini-edit ko yung sarili ko. Baka mayari ako sa mapanghusgang lipunan ng social media eh. Ma-cancel culture tayo eh. Di ba? Anong palagay mo dyan? Dyan sa... Alam parang, ko, napaka-progressive mo din. Di ba? Oh, pero hati paano... yung ano ko. Hati yung ano ko dyan. Okay din naman yung may mga good din naman at meron ding mga bad. Yung siguro yung bad na parang dapat tignan din mo nang mabuti kung dapat mo bang gawin yun. Kasi minsan, in kina-cancel culture mo, siya pala yung biktima, di ba? May ganyang, ano eh, may ganyang
sa giging sitwasyon, di ba? Tapos parang eventually, ah, hindi naman pala ganyan, di ba? So, ayun, medyo hati yung opinion ko dyan. Good and bad din. No? So, yun. Paano naman na-form yung ano, yung character na Bayaw? Ah, yung Bayaw. Ano, ano to, men? Nagiinuman kami ni Lord eh. Tapos kasama si RA. Tapos sa pagkwentuhan namin, alam mo yung dalawa talaga na yan, yung magaling talaga yung utak ng dalawa na yan eh. No? Sila talaga yan eh. No? So nagiinuman kami ni Lord. Tapos parang nagkwentuhan lang kami nila RA, nila Lord na ang mahal na itong ano, no? Yung election campaign. No? Paano kung, paano sila, paano yung binabayaran nila dyan sa television, di ba? Commercial pa lang, ang mahal na, ganyan. Tapos yun, napag-decide ano, gawa kaya tayo ng ganito. Tapos tawa na kami ng tawa, no? Congressman, tapos Bayaw, tawagin na ng bagong alyansa kayo sa walang iya. Pag-tripan lang natin, ganun. Pero, men, sobrang amazing, no? Ako, fan pa rin ako ni RA tsaka ni Lord. Pag yung dalawa na yon ang nagkwento, pucha, ibang klase talaga. May, may matutunan ka talaga. Ibang klase magkwento yung ano na yun. Perfect tandem talaga yung si Lord at saka si RA. At saka okay. Ano yan, ha? Nagkakailangan yan dati, ha? Si Lord at saka si RA. Parang nahihiya pa yan si RA kay ano. Tapos si Lord, kaibigan ko si Lord eh. Ano Lord, gawa tayo ng music video? O sige, si RA, pagawin natin. Tapos si RA, ano, gawa natin ng music video sila, Lord. Sige, pero nahihiya ako eh. Yung unang ano nila, parang nagkakahiyaan sila eh. Parang ganyan eh. Basta nagkakahiyaan sila eh. Kasi na, yung pala, para silang ano, para silang fan ng isa't isa. Ah, di ba? Wow. Isa atin naman sa music community, Boss Dar, ano naman eh. Parang fan ka din eh. Di ba? Kaya ka nandito, fan ka rin eh. Fan ka rin nung nagiging kaibigan mo. At siya, ano lang naman eh. Ang ganda nung community natin, no? Yung art community, no? Lahat, music, film, literature. Fan tayo ng isa't isa hanggang sa nagtutulungan tayo na i-push, no? 'Di ba? Wala nang ano, wala nang punk diyan or ano, basta lahat 'yan music. Wala na diyang baduy na literature o ano, basta lahat 'yan literature, parang kaya nagpo-push tayo, no? So 'yun, nabuo namin yung Astro Cigarette nung unang-una. Tapos mamamatay na yung film noon. Meron akong mga lata ng 16 mm na binibili ko underground sa mga yung mga nagko-commercial, yung iba. Kaya binibili ko sa isang teacher na nakakakuha siya ng discount sa Kodak tsaka sa Fuji. Kasi kikita kami sa beer house. Tapos doon ko siya babayaran ng murang halaga. Tapos iaabot niya sa ilalim yung pelikula. Kasi makikita nung iba naming mga filmmakers na bumibili ako sa kanya ng murang halaga. Kaya hindi pa paki sa ilalim namin inaabot yung pelikula. So yun. At yung iba doon short ends na galing sa commercial. Yung 16 mm. Yung 16 mm, Boss Dar, ano yun? Film pa siya. Hindi pa siya video. Ha? Ba't yung binibili yung film? Para gamitin? Yung para gamitin din. Oo, para gamitin din. Pero yung film, nung time na yun, patapos na eh. Pa-digital na kasi. No? So around... Pero Bayaw, binibili mo dahil paso na yung film? Kasi di ba may ganun din? Oo, paso na yung film. O yung maganda iba talaga. Corruption talaga. Nininenok ng mga camera, mga assistant cameraman ng ano, tapos binibenta sa estudyante ng murang halaga. Oh, hindi na magagamit sa commercial ano, so binibenta na lang sa black binibenta market. Binibenta na lang nila sa estudyante, parang galing. Ganyan. Pero di ko alam kung corruption 'yun, pero parang tingin ko wipi tech sila eh, nang hindi nagpapaalam eh, no. Diba? Wag na nating husgahan. Pero bumili rin kami ng bagong film noon. Bumili rin si Mads ng bagong mga film. So doon nang nagsimula 'yon. Kasama ka ba sa Furball? Kasama ako sa Furball. Ikwento mo nga sa amin ng Furball at kung anong ginagawa ngayon ng Furball. Nakapahinga lang yung Furball ngayon kasi kanya-kanyang parang NU107 na rin yung Furball eh, no. Parang nandiyan na lang siya, tapos kapagpahinga na lang din yung Furball. So may kanya-kanya nang ginagawa yung mga tao doon. Sila Lyle Sacris, commercial director na. Collective siya ng film and ano? Collective siya ng mga ng film, no? Ng film mismo tsaka ng tsaka ng music. Pero nagsimula siya sa music eh, no? Si Lyle tsaka si Mark Lacay at saka si Carlo Estrada, nagtayo sila ng parang recording studio na Furball dapat.
Tapos parang sinabi ni Lyle, magtayo tayo ng ano, ng isa pa na film outfit na mag-aano ng advertising ng film, ng television. So yun yung nabuhay, yun yung umalagwa. So kami nila Lyle Sacris, sila JA Tadena, malulupit din. Odyssey Flores, RA Rivera, ang dami din diyan, no? Sino pa bang mga nandiyan? Si Quark din. Si Quark nandiyan din. So ibang klase, ibang klase yung furball. Tapos ang lungkot man sabihin, pero nabuo yung furball dahil sa banda ni Jamir. Ah, so una yung shoot yung ano, yung sa ilalim ng tulay. Hindi, ang una naming shoot katatapos lang ng thesis ni Lyle Sacris 1999 sa UP, ako yung production designer. At yun yung sinasabi ko sa iyo na halos kasabay ng pag-aaral ko ng college sa Metro Manila. So ginawa namin yung thesis ni Lyle. Tapos parang nakita, parang pumutok yung thesis ni Lyle. Tapos di ko maalala kung si Mali Paraguya yung nakapanood or si Francis. Naalala mo ba yung mga A&R nun sa ano? Maaring si Francis sa EMI. EMI, oo. Francis Guevara. Basta ang kamiting namin, si Francis Guevara at saka si Mali. Yun yung kamiting namin. Tapos ginawa namin yung Agent Orange. Mm. Yan ba yung nawala? Hindi, nanakaw? Yung isa pang kanta yung nawala. Okay. Pangalawang music video yun. Sa ano, sa underpass. Underpass ng Bonnie. Daren, may video yung Slap Shack. Never na air. Finilm ni Lyle, nanakaw yung video, nanakaw yung film sa kotse. Nireshoot nila sa ilalim na pinasarang underpass ng Bonnie, di ba, sa show. Kasi yung pala yung underpass doon, wala pa yung underpass sa Ayala, eh, di ba? Okay. Oo, wala pa. Anong song? Yung underpass. Kalimutan ko yung music video na yung title, eh, no? Dalawang beses shinoot on film. Hindi video. Film. Pareho nawala? Or na-air nawala. Pareho nawala. Hindi. Nawala yung isa. Nireshoot yata eh. Inulit. Nawala yung lahat ng film yata. Oo. Ninakaw. Parang okay. Ganun yata yung... O parang baka yung sa tunnel lang. Kasi nung time na yon. Ay, sa tunnel lang na ano na footage. Yung time na yon kasi parang... Na, doon siya nakatera sa katabi ng warp. Yung warp na clothing ano nila. Tapos yung sa baba noon, parang dahil Edsay, dahil ano yun, Bonnie yun, malapit lang. Siguro na basag kotse siya. So, do yun. Kasi mabigat siya eh. Pag yeah. Inakit mo, mabigat din yun eh. Yung real. Mabigat yung real eh. Di ba? Maliliit yun pero mabibigat. Pagka ano, so ayun, nawala. So thank you sa Slap Shack dahil yun yung unang project ng furball. Tapos finormalize na namin yung furball hanggang sa naging year 2001 nabuo yung NU107, yung UNTV, which is 20 years ago ngayong 2021. Actually, tama ba? 20 years ago na yung Strange Brew. So yun, ganun nabuo yung ano, yung furball, no? So yun, nagtuloy-tuloy na namayagpag sa music video nila Rayms, yan. Napakadami. Ang dami namin ginawa sa furball. Tapos hanggang sa naging kabanda nyo na si ano, si RA. RA. Hmm. Tapos napaka hindi ko siya namamalayan. Parang natural lang siya na nangyari na parang yung mga iniidolo mo noon, parang nakakasama mo na eh. Parang bigla mo nang naging kaibigan yung lahat ng Eraserheads eh. Tapos hindi mo namamalaya na history pala yung ano, no, yung sinushoot nyo. Kasi parang biglang nag-shoot ng cambio eh. Bigla kami nag-ano, parang wala nang Eraserheads. Sorry, okay lang ba ikwento ko? Oo naman, walang bawal. Baka sensitive. Hindi. Walang bawal basta, sa atin. Parang biglang, parang wala ng eraser heads. Parang magbubuo na ng cambio. Tapos gawa natin ng music video, sabi ni RA. So ginawa namin ng music video. Pucha na, sa Makati? Sa Makati? Yung ano, yung bahay ba ni Jim Paredes yun? Ah, hindi. Ni Butch Dance. Butch third Dance? Third Line. Yung studio na Third Line. Third Line. Oo. Oh. Saan ba banda yun? Katipunan. Tapos parang naging guest natin si Apo Hiking Society, di ba? Oh, si Jim. Si Jim.
Tapos yung pinanood namin yung ano, video, putya, ang ganda. Ang ganda, ang ganda din ng ano. Ang ganda ng video tsaka ang ganda ng music. Hanggang ngayon, umaano pa rin sa akin yung tunog ng ano eh. Yung cambio eh. Ang ganda. Di makapaniwala. Di ba parang ganun yun, di ba? Oo, oh, tama, tama. Si R.A. Si, kala ko si R.A. si Marie ba yan o si R.A. lang yun? Yung... Nag-direct nun. Hindi, si R.A. ba? Alam ko si R.A. nag-direct nun, di ba? Okay. Si... Nalilito na ako sa daming ginawa natin. Malamang si R.A. yun kasi nandun ako si eh. Malamang si R.A. Oo, tama, tama. Or kung si Marie man yun, kay, nag-shoot din naman ako kay Marie. Hindi, iba yung ginawa ni Marie. Ibang kanta yung ginawa ni Marie. Tama. Si R.A. nga yun sa ano. Tapos ang ganda nung ano, sobrang kilala na sila, pero ang ganda nung lighting kasi taas lang eh. Parang halos di mo na ma-recognize yung ano eh. Madilim, oh. Madilim. Madilim. Tapos si Chris Gora lang yung ano, yung medyo kita yung mukha. Yun. Wala na bang ano yun? Hayatos lang naman yung ano. Hayatos talaga eh, no? Yung cambio. Actually, nag-reunion yata kami ng 2020 hindi o 2019. Hindi naman nag-disband yung ano, di ba? Cambio, parang nagpahinga lang talaga. Naging busy lahat, lalo na si Ebe. Si Ebe nung naging busy si Ebe, tapos naging DJ si Diego. Hindi na project nasundan. Project bandang din talaga siya, ganyan. Parang pinantawid lang namin yung lahat ng shows ng Heads. Oo. Tinawid namin lahat ng shows na nakabook. Wala, disbanded na yung Heads eh. Pero parang 6 months na may booking pa. Tinawid namin yun as Heads. Yung natira, nung umalis si Marcos, naging cambio naging na. Cambio na. Kaya nabuo yung music video. Oo. Tapos nung naging busy na kami lahat, parang ipahinga na natin yung cambio. Pero friends pa rin kami lahat. Uh-oh. I mean, tumugtog kami last year o 2019. Parang ganun eh. Kinuha kami ng Restless Noise. Nakapag, sorry ha. Hindi ko na siya na, ano, nakapag-album ba kayo? Nakapag-release kayo? Parang dalawa. Dalawa din, ano? Isa o dalawa? Hindi ko alam kung EP yung isa o ano. Basta parang dalawa. I'm sure nasa Spotify yun. Grabe. Tsaka ibang klase ka, Rayms. Eh. Sipag mo talaga eh. Pinag-uusapan ka namin nila, R.A. Grabe to si Rayms. Oh. May pandemic. Kasi kami nila RA, pag ano, malungkot. Alugulungkot talaga eh. Hindi maka, ano eh. So yun, ang role ko naman sa kanila ay taga, ano naman, motivate, tsaka instigator. Parang ganyan, tara, gawin natin to. Ganyan. Yun yung ano ko naman sa grupo lang. Parang pagbabanda din yan eh. Yung paggawa ng mga film, tsaka video. So, yun. Speaking of motivation, meron akong final question bago lang tayo. I think last question na siguro to. What could you say? What could you advise dun sa mga mas bata na yun nga gusto rin nila mag film industry, gusto nila mag TV. Ano yung mabibigay mo sa kanila na payo? Alam mo, ano lang eh, no? Gawa lang ng gawa, no? Wag mong pakinggan kung... I mean, pwede naman pakinggan yung mga critics, no? Kunin mo yung mga magaganda. Pero minsan, nakakatulong din na gawin mo lang ng gawin. Kasi minsan, yung ibang pagkikritik, yun yung nakakapagpahinto ng creativity din minsan, eh, no? So kung walang nakaka-appreciate ngayon, appreciate talaga, no? Kung walang nakaka-appreciate ngayon, di tuloy mo lang yan kasi... baka hindi ngayon yung ano mo yung audience mo or baka nandiyan lang yan tapos hindi ka pa napakinggan o hindi ka pa napanood pero eventually mapapanood ka. Alam mo natutunan ko yan nung napanood ko yung death na documentary. Maganda yan. Oo, yung death na documentary parang hindi nila alam na punk pala sila yung tunog tapos napanood mo ba, Rayms? Oo, yung namatay na yung singer, sayang yung, eh, no? Yung magkapatid sila, tapos sinasabi... Na-discover na lang sila nung recently lang. Tapos parang, uy, tito ko yan eh. Yung karpintero na ata ngayon eh, di ba? Parang, tapos parang na-depress siya. Tapos parang gusto niyang i-push yung pangalan na death. Ayaw, sobrang nagagalingan yung mga record label. Pero ayaw niyang mag-compromise dun sa pangalan. Kasi noong time na yon hindi pa tanggap yung salitang death. Wala pang punk eh. Oh, wala pang punk. Wala pang punk. Tsaka yung death mismo, di ba? Ayaw palitan mo yung pangalan. Hindi pwede. Parang ganyan. Tapos, tama siya. Tama siya. Na
kung hindi ngayon yung baka masyado ka lang advance. Yun. Pare, sana pinalitan niya ng DEBT. Dep. 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 Utang. Pwede din, di ba? Pwede din. Oh, debt. Oh, debt. Anong pangalan ng banda mo? Debt. Gawin mo kayo yan, Rayms. Mag-metal ka naman, Rayms. Meron akong punk band. Yung ano. Pero ang ganda ng pangalan ng Dep. Dep. May punk band kami. Ano nga ba yun? Rabelos, di ba? Ah, oo. Oh. Yung Rabelos. Cartoons. Oh. Cartoon band. Oo. Sina Amy, si Rob Champ. Si Rob Champ din, Rowick. Ginawa niya lang ng characters. Oo, naalala ko yun. Sinulatan namin ni Jim Baccaro tsaka ni Amy ng kanta. Alam mo, Rayms, fan ako ni Damon Albarn eh. Lahat tayo. Ayaw kong sabihin ng ganyan, pero parang ikaw yung nalalapit kay Damon Albarn sa Pilipinas eh. Nako, Diyos ko. Or Dave Grohl, pwede rin. Hindi kasi, man, grabe, nasundan ko talaga si Damon Albarn na iba-ibang mga projects na ginagawa niya, di ba? May The Good, The Bad, and The Queen pa siya na banda. Oo, maganda yan. Tapos, meron pa siyang mga album na nilabas na siya yung nag-record, yung mga Mali Music, yung mga ano. Tapos, yun, nagbibiyahe lang sila nung sa kung saan-saan para mag-record lang ng music, no? Actually, na-discover ko yung Afropunk sa kanya pa eh, baliktad pa eh. Hindi ako nakikinig dati ng Afropunk, pero dahil kay Albarn, nakinig ako eh. Tapos, diba? Rayms, kinuwento ko to kay RA. Sabi ko, oy, Rec D. I mean, kahit magkabarkada kami, parang kukwentuhan na kami ng mga concept. Rec D tawag ko sa kanya eh. O, pagtropahan, RA, no? Rec D, may naisip ako, si Sinji at saka si Raymund. Tourism na show. Pero hindi tayo yung parang tourism na parang vlogger. Pupuntahan natin yung music scene or yung music sa buong Pilipinas. Halimbawa, mula Apari, ano ba yung music nila doon? Meron ba dong local na banda na sila-sila? O meron ba dong hanggang sa Sulu, ganyan. Tapos, yun lang, parang travel show siya, pero music. Bayaw, pinitch namin yan. Sandwich. Sandwich, oh. Oo, baliktad naman. Hindi lang music. Music at pagkain. Yun, parang ganyan. Kaso nagka-pandemic. Pero gawin ganyan. Natin yan. Kasi napansin namin, kung saan ka pumunta, Tugigaraw, pumunta oo, lahat may sariling food. May mini eksena sila eh. Diba? Parang Leyte, meron silang reggae scene sa Leyte. Kaya ko naisip naman si Shinji, kasi siya, engineer si Shinji. Kasama diba? Din naman namin si Shinji lahat ng tour eh. Diba? I-propose na natin yan. Kasi, di ba bawat lugar na tutugtugan nyo, may masarap na kainan naman din. Tapos nalalaman ni Mike kung saan yan. Kaya nga. Sobrang galing ng intel ni Mike pagkainan. Grabe. Alam mo si Mike, kung hindi niya ginawa yung Malabon, naiintindihan ko yung Malabon, pero mas lalo kong naiintindihan yung Malabon kung bakit ganyan sila kasnab sa pagkain. Kasi karamihan ng kaibigan ko na mga taga Malabon, snab sila sa pagkain. Eh, hindi masarap. Oh. Yun pala kasi... Maraming kainan sa kanila. Tapos doon ko lang naintindihan yung pinanood ko yung vlog ni Mike. Kaya tinuloy na ni Mike yung kanya. Oo. Kaya nahati na dahil hindi namin nagawa yung sandwich dapat yung babiyahe. Nag-pandemic. Ginagawa ko na yung sa akin. Bike tsaka music. Tingin ko, i-propose na natin yan sa mga kaibigan natin. Globe Studios, oh. Ganda na yan, oh. Nakapako ka ba ngayon sa isang telco? Wala. Direct Quark, Hinares. Direct Quark! Baka pwede naman. Baka naman. Partnership with D&D. Yan, mamimigay tayo ng gitara sa D&D. Dadalin, tama. Mamimigay tayo ng gitara sa iba-ibang parte ng Pilipinas. Oo. Pwede na natin ito gawin sa D&D. Nagre-record, di ba? Kaya natin nahilan tayo. Anyway, para napatagal ulit yung paalaman. Hindi. Bayaw. Maraming salamat. Maraming salamat. Gusto kong malaman ng lahat ng tao na isa ka sa mga Renaissance man. Salamat. Oh. Dahil nababalanse mo ang music, ang art, ang film, ang videos, ang comedy. Thank you. Tapos, thank you.
ang mabigat pa nito, meron kang may puso ka sa bayan natin eh, 'di ba? Salamat, salamat. Alam ko tinatawa-tawanan mo lang na progressive, pero alam ko mabigat 'yun at mahal na mahal mo 'tong bayan natin. Oo, na minsan kasi ang ganda eh, ganda ng Pilipinas eh. Ito yung playground ko eh. Ito yung playground natin eh, 'di ba? Pagka maraming basura at saka magulo at pinagtitripan ka ng ano ng pulis, parang hindi okay. Gusto lang naman nating mag-enjoy no at mag-party, 'di ba? Ganun, 'di ba? Magiganon eh mawawalan tayo ng ano, mawawalan tayo ng playground. At sa lahat ng ginagawa mo, napansin ko kay music, kay painting, art o video, may pa-job-job ka diyan na may sinasabi kang kahit na jokes lang 'yun, may ini-impart ka na tungkol sa ating bayan. Kaya, salamat, salamat, kaya salamat. Kaya saludo yan. Hindi madali yun. Hindi madali. Di, para sa atin din lahat yan eh. At saka lahat naman tayo nagtutulungan dyan eh. May kanya-kanyang ano naman tayo, parte no. Meron din namang mga tahimik lang pero nagtatrabaho. Baka ako lang yung maingay. Pero marami din dyan parang tahimik pero nagdi-disagree dun sa nangyayari ngayon. Pero gumagawa yan ng pailalim din ng, para makatulong sa bayan. So, magandang nanggaling sa'yo yan kasi maraming nagsasabi na para ah ito wala siyang sinasabi sa hindi naman ganun yun. Okay. Hindi ganun yun. Eh, 'di ba? Rayms, alam mo naman yan eh, 'di ba? Okay. Sige, tuloy mo 'yung sinasabi mo, Rayms. Sorry. Hindi, gusto ko nga marinig sa'yo kasi maganda 'yung opinion mo na hindi lahat naman ng walang sinasabi ay walang ginagawa. Oo, hindi totoo yan. Eh paano 'yung mga magsasaka doon sa bundok na wala naman silang internet? At saka yung iba dyan, parang nahihiya lang din magsalita. Pero may ginagawa sila, di ba? Okay. I mean, pati yung individual na mga ano dyan, celebrities or ano, hindi lang yan maingay, no? Parang ano lang din yan eh. Parang relasyon lang din yan eh, di ba? Hindi lahat ng... kumbaga parang nababalitaan lang natin yung marami naghihiwalay kasi sila lang yung maingay. Pero marami ding hindi naghihiwalay. Natahimik lang na namumuhay, di ba? Parang ganun lang din yan, no? So parang balanse lang yan. Nagkataon lang na malakas lang yung loob ko na magsalita at kumilos. At yung iba naman ay wala. Parang ano lang naman yan. Depende lang din yan sa mga tao, eh, no? So kaya naman ito yung pinanggagalingan ko ay galing din ako sa oppress. Isa din akong biktima ng na-oppress. So kailangan ko lang ding tumayo at magkaroon ng boses na kasama doon sa mga na-oppress. So ganun lang din 'yon. At saka 'yon. Di ko nabibigyan ng justice yata yung explanation ko, Sir Rains. Napakalinaw, Bayaw, napakalinaw at napakahalaga. Bago tayo magtapos, anong bago mong ginagawa? May niluluto ka? May mga niluluto kami at may mga pending na mga projects na bawal pang sabihin at baka maudlot. At syempre, abangan nyo, lalabas na ang video ng D&D Records. Ayan. At maraming salamat, Boss Darwin, at naisip mo ko kunin dyan. Maraming salamat, Rayms, at naisip nyo kong i-guest dito. Malaking bagay yun na, na nag-guest. At saka... sobrang laking bagay nito sa akin at tuwing may nagigest ako ng ganito. Kasi iba yung mundo ko dito. Wala akong nakakausap eh. Hindi naman ako introvert eh. Extrovert ako eh. So alam mo yun, importante itong ginagawa natin at mahalaga na may nakakausap din ako. So salamat, Rayms, at naisip nyo akong imbita dito. Bayaw, iset up mo. Mag-bike tayo soon. Sige. I-set up mo, i-text mo lang. Sige. Salamat, maraming sige. Salamat. Boss Darwin, ayan. D&D sige. Guitars. D&D Records tuloy. D&D Guitars, abangan nyo. Thank you very much. Bye-bye.